Chinese, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa natin ng review yung pinakabagong mascara ng Maybelline. Kaya kung interested kayo sa mga ganitong klaseng video, please keep on watching. Tinutukoy ko sa inyo, Fenice. Actually, parang napanood ko to sa International Beauty Gurus last week ata or last week. And nagulat din ako na may bagong release pala sa kanila yung Maybelline. Eh diba, kapag naman nagre-release ng mga products yung Maybelline, mas nauna talaga international kesa dito sa atin sa Philippines. Tapos yun, sinearch ko rin sa YouTube noon if meron na bang nag-review ng mascara na to. And nakita ko nun, wala pa nga. Kasi, yun nga, hindi pa naman sa atin nilo-launch to. Pero, sinearch ko to sa Lazada and luckily, meron ng ibenta yung Lazada nito. At nabili ko pala siya, Frenies, ng 399 pesos. Pero, hindi pa dyan kasama yung shipping fee. Kung katulad ko kayo na dyante pa lang, medyo pricey talaga siya. Pero, alam naman natin na yung Maybelline, madalas sila mag-sale. Whether sa mga online shops nila or kaya sa mismong physical store. Kaya kung gusto nyo matry rin tong mascara na to, mas better na maghintay na lang kayo sa mga sale nila. So ito yung pinaka actual packaging niya, Frenies. Parang metal lang siya, tapos may purple dito na nakalagay yung pangalan ng mascara, which is the Falsies Lash Lift Waterproof. And alam ko rin merong hindi waterproof neto, Frenies, pero nung chineck ko sa Lazada nung bumibili ako neto, etong waterproof lang yung nandun. So, ewan ko kung available ba or ilo-launch din yung hindi waterproof. So, ayun, Frenies, nung na-receive ko siya, meron siyang sealed na plastic. And nandito rin yung mga ingredients niya. Feeling ko kapag tinanggal ko to, wala na. Hindi na, wala nung naka-attach na ingredients dun sa mismong packaging talaga. Karating lang din neto, Frenies, ayun o. Naka-sealed pa talaga siya. Hindi ko pa siya tinatry para magkaroon talaga ako ng first impression ngayon sa video natin. So, tanggalin ko muna siya. Nagulat din ako kasi malaki rin pala to. Pinapanood ko kasi sa videos noon, parang ang liit niya. So, tama nga ako, Frenies. Yung mga ingredients and other details ng mascara na to is nandito sa plastic. Kaya kung very conscious kayo sa mga ginagamit nyong makeup products, huwag nyo muna siguro to itapon and basahin nyo muna siya. I-read ko lang yung claims na itong mascara na to. Sabi sa website nila, ito raw yung Falsies Lash Lift Mascara. The lifting mascara that delivers dramatic length and volume. A lash lift look in a tube. Yung benefits daw ng mascara na to ay get an instant lash lift effect from a mascara, which is, yun naman talaga yung pinaka-kiniklaim nila. Falsies Lash Lift Mascara with fiber delivers dramatic volume and long lifted lashes. A mascara that looks like false eyelashes. Our double curved lifting brush and fiber-infused formula grabs lashes at the root to lift, thicken and lengthen. No clumps, smears, or flakes. Just volumes and the look of longer eyelashes that last all day. So, ang haba ng claims nila, Frenies, pero ang pinaka tumatak talaga sa isip ko is kapag daw ginamit mo tong mascara na to, magiging parang naka-lash lift ka, ganun, parang may falsies yung pilik mata mo. And syempre, yung mga babae, especially yung mga hindi nagpapa-lash lift, gusto talaga natin yung mga ganung effect. Kasi, 'di ba, parang kapag sobrang haba and sobrang thick nung eyelashes mo, ang ganda tignan, parang ang buhay-buhay nung mata mo. Open na natin siya. Okay, ito yung pinaka-wand niya. Medyo malaki yung wand niya, Frenies. Tapos, may amoy siya, pero hindi ko ma-explain kung ano yung amoy niya. Medyo matapang siya, unlike dun sa
bagong release nila na mascara. Pero feeling ko naman kapag inalagay mo to sa eyelashes mo, hindi mo naman siya maamoy. Pero kapag talagang inamoy mo siya, medyo hindi ko gusto yung amoy niya. Ilalagay ko muna yung mascara dito sa side ng face ko, friends, para mas makita natin yung difference. So, ito yung first layer ng mascara sa eyelashes ko, friends. And, ang ganda niya tignan na, kung makikita nyo, ito yung may mascara, ito yung wala. And, kitang-kita mo talaga na napaangat niya yung eyelashes ko. And, yung pinaka-nagustuhan ko sa mascara na to, friends, is hindi siya nagka-clump. Well, tignan pa rin natin. Mag-a-add ako ng ilang layers mamaya. Pero, ngayon, okay na okay siyang tignan. As in, talagang napaghiwa-hiwalay niya yung eyelashes ko. Ang downside lang na nakikita ko dito, friends, is malaki talaga yung one niya para sa akin. And nakakatakot siyang gamitin, lalo na sa bottom lashes ko. At ang akala ko rin nung una, friends, syempre pag bagong mascara, diba, usually naman, wet pa yung consistency nila. Pero ito, wet pa rin naman yung consistency niya, pero hindi sobrang basa na to the point na magkakalat siya sa eyelashes mo. Before ako maglayer ng mascara dito sa side ng face ko, friends, lalagyan ko muna ng mascara itong side na to. Ito na yung pinaka-effect ng first layer ng mascara, friends. And as you can see naman, 'di ba, mas napaangat niya talaga yung eyelashes ko. Pero i-build up ko pa to, friends. Kasi usually naman kapag naglalagay ako ng mascara, bini-build up ko lang siya ng bini-build up hanggang sa ma-achieve ko na yung intensity ng eyelashes na gusto ko. Nakatatlong layers ako ng patong ng mascara sa eyelashes ko at para nga siyang nakaposis. Ang ganda niya. Ayan o. Hindi, pero parang mas maganda siya sa personal. Hindi ko alam kung na-justify ba siya ng camera. Pero meron siyang chance na maging clumpy. Pero kung gagamitan mo ng tamang strokes or tamang paggamit ng mascara sa eyelashes mo, hindi siya magiging clumpy. Ang ganda niyang tignan, friends. Parang sobrang kapal ng eyelashes ko. Overall, friends, nagustuhan ko tong mascara na to. Well, medyo expected ko na yun kasi alam naman natin na yung Maybelline, magaling sila mag-formulate ng mga mascara. And yun, sa smudge, hindi ko masyado masabi if smudge proof talaga siya, pero ngayon naman, wala naman ako nakikitang nag-smudge. And yun nga, pagdating sa pagka-clump ng eyelashes, meron siyang chance na mag-clump, pero depende pa rin talaga sa kung paano mo gagamitin siya sa eyelashes nyo. And yung pinaka-nagustuhan ko rin talaga sa mascara na to, friends, is hindi nga siya basang-basa. Actually, hindi talaga siya basa. Siguro nung unang layer ko lang kasi nga kakabukas pa lang naman eh. Pero yun nga, ginagamit ko siya ng ginagamit. Yun na, napansin ko na nag-dry na nga yung mascara. And para sa akin, mas gusto ko yung mga dry mascaras kasi hindi siya mabilis or madaling kumalat. And that's it, friends. Dito na nga nagtatapos yung video natin ngayon. Kung nagustuhan niyo tong video natin, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo notify kapag may mga bago akong uploads. Yun lang! Bye!